Dati na po may mga panukala at pag-aaral para maglagay ng mga cable cars sa Metro Manila bilang dagdag solusyon sa problema sa transportasyon. At muli itong napag-usapan na imungkahi kamakailan ni Senator Robin Padilla. Pero posible nga ba itong matupad? Yan po ang tinutukan ni Mag Gonzalez. Cable cars papuntang mall, cable cars patawid ng crossing, at cable cars para makaiwas traffic. Nag-viral sa Facebook ang mga inedit na larawan ng cable cars na yan at inilagay sa matatraffic na lugar sa Cavite. Sa caption ng Cavite Connect, ano raw kaya ang itsura sakaling maipatupad ang iminumungkahing cable cars? At mismong si Cavite Governor John Vicremulla pa ang pasahero. Noong isang linggo, iminungkahi ni Senador Robin Padilla ang paglalagay ng cable cars nang talakayin ang panukalang Transportation at Infrastructure Master Plan ng bansa. Meron pong isang nauuso din ngayon na kung tawagin po nila ay ropeway. Ito po yung paggamit ng cable. Nais ko din po sana na maimungkahi po sa inyo na ito po ay bagay din sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila dahil sa traffic. Ito po yung mga cable car. Pero posible nga ba ang cable car sa Pilipinas? Ang sagot, oo. Kung pagbabatayan ang ginawang pag-aaral ng Department of Transportation noong Administrasyong Duterte. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, 4.5 kilometers ang urban cable car project na proposal ng DOTR. Babagtasin nito ang ruta ng Marikina River. May anim na istasyon ito. Magsisimula ang linya sa LRT2 Santolan Station sa Marikina, babagtasin ang Libis at Eastwood sa Quezon City. Tapos, Santolan at Manggahan sa Pasig at magtatapos sa Ortigas Avenue sa Rosario. 10 pasahero ang kasya kada cable car. Pero ang presyo ng proyekto aabuti ng $100 million o 5.5 billion pesos. Ang bansang France, dati nang nagsabing tutulong sa pagpapatupad nito, bilang sila rin ang tumulong sa feasibility study ng DOTR. Pero hanggang ngayon, nakabinbin sa NEDA ang cable car project. Kinukunan pa namin ng pahayag ang NEDA. Kung sa Metro Manila ilalagay ang cable car, sabi ng MMDA, yung structure ng Metro Manila talagang hindi na natin mapaluwag ang EDSA dahil yung establishments nandiyan na po talaga sa gilid. And kung gagawin po natin diyan, if it's technically feasible, engineering wise na kaya natin ilagay sa EDSA yan, why not, no? Pero ang magre-create tayo ng station. Hati naman ang mga nakausap namin kung mainam ang cable car sa Metro Manila. Basta safe naman po sakyan, okay lang yun, wala problema yun. Yung mga poles nga lang ng electrical wiring, hindi natin mamanage. Maglalagay pa tayo ng cable cars. Sabi naman ng urban planner na si Architect June Palafox, matagal nang pinopropose ang pagkakaroon ng cable car sa Metro Manila. Meron na rin daw silang ginawang tourism plan para maglagay ng cable car sa Boracay at Katiklan, Davao City at Samal Island, at Ilocos at Cordilleras. Instead of shoot it down right away, let's consider it. Who knows, you can connect these cable cars to tourist destination. It's also security by design. You can see it. If there's a fire about to start in the forest, you can see it right away. Dati na ring nagpahayag ang Baguio City na pag-aaralan nila ang paglalagay ng cable car system para maibsan ng traffic at para idugtong ang Baguio sa mga kalapit na lugar gaya ng La Union at La Trinidad. Ang ilang bansa naman gaya ng Colombia, gumagamit na ng cable car bilang mode of transportation. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.